gagawin na natin ang Q&A about sa aking praises. Please welcome back to my channel. So, nandito po ako ngayon sa aming dentista para magpa-adjust ng braces. Turn nyo na. Hello! Subscribe to his channel. Walang nagsasubscribe. Okay, subscribe nyo na. So, pupunta tayo dito. Hi ka sa vlog ka. So, hinihintay ko na lang si Genius, yung pinsan ko na siya na yung nagpapa-adjust. Tapos na kasi ako magpa-adjust. So, i-insert clip ko na lang siya. Basta insert clip ko na lang. Kasi nag-vlog ako dun sa loob kung paano ginagawa yung dito ko. So, mamaya is babalik ako na sa bahay na ako. And mag- Sir, sasagutin ko yung mga Q&A about sa braces. So, see you later, guys! So, hi ulit, guys! So, wait lang. Ayan. So, I'm back sa aming bahay. And ngayon, gagawin na natin ang Q&A about sa aking braces. Kasi ang dami nagtatanong kung bakit ba ako nagpa-brace? Maayos naman yung ngipin ko. Ba't ako nagpa-brace? Magkano yung magpa-brace? Mga ganun. So, let's get started. So, una is, ang dami magtatanong na, ganito pa yung pagkakasabula. Ba't ka nagpa-brace? Ang ganda naman ng ngipin mo. Ganun yung sinasabi nila. Diyos ko, mga malditang to. Ganito, hindi naman na magpapa-brace kung maayos naman yung ngipin ko. Diba? Ano yun? Magtatapan ako ng, ganun, ng pera para lang sa brace na yan. Una is, tingnan niyo yung ngipin ko. Sa taas, medyo maayos-ayos na siya. May umikot lang siya doon. Akala ko kasi hindi siya papalagyan dito sa taas. Kasi medyo maayos naman siya doon. Pero medyo lang. Di naman perfectly na maganda yung taas. So, sabi ng doktora ko na lagyan na rin sa taas para align din doon sa baba. So, yung sa baba, ayan. Kita niyo ba yan? Yun na, bungi. Kasi binunutan ako ng isa sa babagang nung grade 7 at ako grade 6, gano'n. So, nag-usog-usog lahat ng ngipin niya. Kung makikita niyo sa thumbnail, gano'n yung ngipin ko natin. Hiwa-hiwalay talaga, parang ganyan. May bakod-bakod. So, ayun. Nagpa-brace nga ako dahil doon. Dahil hiwa-hiwalay yung ngipin ko sa baba. And ang pangit kapag umingiti ako. Pag nasasalita ko, yun agad yung sinasabi nila. Hala, hiwa-hiwalay yung ngipin mo, ganyan. Yan, so, next is saan ako nagpapa-brace? Nagpapa-brace po ako sa, kung alam niyo dito, sa taga San Mateo kasi ako, and doon sa Patiis, doon sa Nuestra Senora de Aransas, so different din. Basta sa NSDAPS kasi ako nag-aaral ng junior high and senior high. And meron sa amin nag-check ng nagde-dental sa amin yung dentista doon. And yung anak niya, yun yung nag- aayos ng aking ngipin. So, hi, Doctora Kay. Claire kasi pangalan niya. Hi, Doctora Claire. So, next is magkano ba daw yung aking brace? So, ito, yung brace ko, upper tsaka lower brace is, 50K ito. Pero, dahil kakilala ng aking tita, so, may less. So, naging 40K na lang. So, thank you po sa pag-less dahil malaking tulong yun. Shout out sa aking pinsan, nandito siya sa Rika. Kasi marami rin akong friends na gusto rin nilang magpa-brace kasi nga ang ano rin ang ngipin nila. May nagtatanong sa akin na, masakit ba magpa-brace? Ganun. Lagi bang nangingilo? Ganyan. Sa una, nung pagkalagay sa akin, May kasi yung last na nagkaroon ako. Like, nung May kasi 2018 ako nilagyan ng brace. So una akala ko, ay ganyan, di masakit, ganyan. Sabi ko pa naman, yun na yun, masakit na yun. So, kasi tanghali ako nilagyan. So, kinagabihan, yun yung sobrang sakit na ngipin ko. Hindi na ako, nakakakain naman ako, pero hindi yung mga matitigas, mga ano lang,
pansit-pansit canton na mas tagas ba yung pansit canton mga noodles, yun lang yung kinakain ko. So pagpasensyaan nyo pala muna yung aking background kasi ano to eh, sa kwarto ko na to and pipinturahan pa lang siya. Ayan, so next na question na tinatanong sa akin is gaano katagal yung braces ko? Sabi naman nung doctor ko ni Doc K na ano daw 2 years to 3 years lang papaabot niya yung braces ko kasi kapag tumagal daw yung braces sa ngipin, pangit daw yun kasi may tendency na ano maging brittle mga ganyan, brittle. Tapos ano, basta kasi hindi mo rin masyado natututbrushan yung ngipin mo, parang sa akin kailangan mo pa ng ano dental floss, kailangan mo ng interdental na toothbrush, yung maliit na parang panggan. Wala kasi akong sample dito. So, yun yung mga kailangan mo. And, syempre, yung ano mo, toothbrush mo talaga. Yun yung tatlong kailangan mong gawin para malinis talaga yung ngipin. Eh, hindi naman necessarily na lahat yun nang dumi mo sa ngipin matatanggal gamit lang yun, di ba? May mga nai-stack-stack yun, kaya yun din yung mahirap kapag naka-braces ka. Mabilis siyang na maayos ng ngipin mo. Kaso, merong sumisingit-singit, eh, yun yung mga sumasakit sa ngipin. Yan, so next question is, how and yung process ng pag-brace ko. So, first kasi, nagpunta ako dun sa clinic ng doktor ako para patingnan yung ngipin ko kung pwede ba siya i-brace or something, di ba? Kasi, yun, kasi yung ngipin ko, di ba, hiwa-hiwalay nga. So, next is, check up niya yun. And after niya i-check up is, nagpa-request siya na magpa-x-ray ako ng ngipin kasi doon mo makikita yung kailangan bang pastahan ng ngipin or meron na bang nabubulok ng ngipin dyan, meron na bang basta kahit ano. Wait lang, lapit tayo. Yun, yung sinabi niya sa akin para sinabihan niya ako na magpa-x-ray muna bago niya gawin yung braces. So, after 1 week noon, di ba, nagpa-x-ray na ako and after 1 week ulit, nilagyan na yung upper braces ko. Yung upper na ngipin ko kasi yung inuna para sinabi niya kasi na ayaw niyang pagsabihin kasi baka ano yung hindi ko kayanin yung sakit ng ngipin. Hindi ko kayanin yung sakit ng ngipin kasi nga hinihila na nung base yung ngipin. So after 3 months pa nalagyan yung lower base ko para hindi talaga sila sabay. And next is paano daw yung payment ng paano yung payment, paano ako nagbabayad. So, yung doktor ko kasi, hindi siya kagaya ng doktor na, ay wait lang, yung doktor ko kasi is, unang bayad ko sa kanya is, di ba, nalagyan yung upper teeth ko, yung ito, ng brace. So, 5K muna yung down. Next is, yung after 3 months is, ito naman yung lower brace na to, and 5K din. So, upper and lower braces is 10,000 yung down payment. And yung monthly niya is depende daw sa akin and yun, mabait nga yung doktora ko kasi ano, depende daw sa akin kung 500, 1,000, 1,500 di siya nag-range ng pera, depende na lang sa akin din kung ano, kung may pera ko na pambayad, pwede rin naman di muna ako magbayad and next month, kasi yun, kasi ayaw daw niya na hindi babalik sa kanya kasi wala kang dalang pera, di ba? Kaya mas gusto niya na lang na wala kang pera na bumalik ka sa kanya. At least na every month na aano niya yung ngipin mo na a-adjust. Para hindi rin mahirap para sa kanya, di ba? Ano daw? Meron ba daw ng mga pagkain na bawal kapag naka-brace ka? Sinabi sa akin na bawal is, na pagkain, is yung mga steak, yung mga barbecue, ganun. Kasi may tendency na matanggal talaga yung mga bracket na yan. And next is yung mga mais, kasi ganyan. Kaya ang ginagawa ko sa mais na yun is, tinutubog kong ganyan yung mais ng tinidor. Yung kada line niya, ginaganyan ko, tinagtanggal, gaganyan ka na lang. Para hindi na lang, para hindi siya isang ganyan. Kaya hindi mo talaga nalalasap yung mais kapag nakabrace kasi matatanggal talaga. Next is, ano pa ba yung mga bawal? Yung mga matitigas, kasi tatanggal yung mga ganyan. Akala nilang sobrang tibay niyan. Pero kapag nakakagat ka ng sobrang tigas kung kagaya ng crispy pata. Noong December na kumakain ako ng crispy pata. Tapos pagkagat ko,
pagkaganyan ko na nawala na yung bracket. Ibig sabihin, nalunok ko na yung bracket. Kaya nasa shin ko na siya. Pero na, naano naman yun ang pagdumumikan, natatanggal naman. So, ayun, bawal yung matitigas. And bawal yung distik, bawal yung yung mais, mga ganyan. Next is, bayad kapag natanggal mo yung bracket. Sa akin kasi, kada bracket, sinabi sa akin ng doktora ko, kapag may nawala sa'yo na bracket, kunyari nalunun mo, nawala, ganyan, magbabayad ka sa kanya ng 1,000. Ganun sa laki. Kaya, bawal tayong matanggalan ng bracket kasi mahal talaga, mamumulubi ka talaga. Next is, ayun lang yung most na natatanong sa akin. So, yun na nga. Yun lang yung madalas na natatanong sa akin na about sa braces ko. If meron pa kayong ibang katanungan about dito, about din sa ngipin ko na ba. Feel free na mag-comment lang kayo dyan sa baba para masagot ko din yung mga tanong nyo. So, and meron pa pala, for information pala is, ang dami kasi nagtatanong kung design lang ba yun, ayan. Yung mga colors sa ngipin. Hindi po yung design. Kasi sila talaga yung nagaganyan sa brace, sa mga bracket dyan sa ngipin mo. Sila yung naghahatak, kagaya nito. Wait, ang papa. Ayan na, kita, hindi kasi nag-design. Ayan. Ayan yung chin tawag dyan. Ayan yung nagaganyan sa ngipin para magdikit siya, para maging ganyan. Ayun, ang dikit na nga yan eh. And, yun, hindi lang siya parang color-color lang na para design. Meron talaga yung function dyan sa ngipin mo. And yung, ayan, kaya nakakatuwa rin mag-brace it kasi merong color-color. Depende sa mood mo kung gusto mo ba ng pink, ngayong month, gusto mo ba ng black, ngayong month, gusto mo ba ng blue, yan yung mga ganyan. And ngayon kasi yung ngipin ko, hindi kasi nagpo-focus eh. Ay, hindi nagpo-focus. So yung ngipin ko kasi is nilagyan ni doktora ng alambre din ah. Basta pinag-ganyan-ganyan niya. Nakita niya dun sa video. Yan, nilagyan niya muna ng alambre. Para daw, hindi na kami mag-chain lagi kasi every month naka-chain yan sa taas ko para hindi daw gumalaw. Yun, medyo maayos-ayos niya sa taas ko. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Patricia Santena. Till on my next one, guys! Bye!